Guys, good morning guys. So, unit natin ngayon si BC Mirage. So, ang issue ay check engine. So, ito, iniskan na natin to kanina. Merong faulty, apat na faulty. So, lahat yun, oxygen sensor, bank 1, sensor 2. So, andito tayo ngayon sa engine bay para i-check yung kung ano nagiging cause ng check engine. So, unang-una gagawin natin, i-check natin yung mga wiring. Baka may mga putol bago tayo tumalon doon sa pagpapalit ng oxygen sensor. Yan. So guys, Mitsubishi Mirage Heavy PMS issue, may check engine. Oxygen sensor yung ano ni sir, yung faulty niya. So pag kini-clear or ni-reset, bumabalik pa rin. So ito, nagbaklas tayo lahat dito sa taas. Check natin yung mga electrical. So isa na sa ano ito. Isa sa nakita natin yung mga electrical na to, ito. Putol. So ito, nakadugtong yan dito sa yan, ito. Putol siya, nakadugtong. Itong sensor na to, dito yan, oh, putol, oh. Talagang hati siya, oh. Ito rin, oh, putol, ito, ito, putol na rin, paputol na rin siya, oh. Ngat-ngat ng daga. So maraming ngat-ngat ng daga, ito. Ito ngat-ngat din. Dito sa loob, may ngat-ngat din yan ng daga. Yan, ito, kung napapansin nyo yan, kulay blue na yan. Yan, putol, kung napapansin nyo yan, putol, oh. Yan, putol din yan. So yung oxygen sensor ni sir, may ngat-ngat din. Pero hindi naman siya putol, pero kailangan din i-check to. Kaya baka kaya nagkukos ng check engine dahil dyan. Binahayan to ng daga guys. So yun nga, ang lagi kong sinasabi sa inyo, lagi nyo i-check yung engine bay nyo at least once a week o twice a week para silip-silipin nyo kung may mga, baka mamaya may mga ngat-ngat ng daga dyan. So minsan kasi kahit yung mga wire na may ngat-ngat ng daga, hindi po nagkukos ng check engine yon. So baka mamaya sa ibang ano yun, sa ibang accessories nyo dyan na naputol ng daga, kaya hindi siya nagkukos ng check engine, hindi siya hindi siya sa sensor, kumbaga sa mga accessories siya. So i-ano muna namin to, i-engine wash. So mamaya ito, pagdugtungin ko to, baka ito naman sa oxygen sensor to, yung wiring dito. Yan, pagdugtungin ko mamaya yan, baka yan ay sa oxygen sensor. So si sir, nawalan rin ng radyo. Nawalan din siya ng radyo. So hindi niya na mabuksan yung radyo niya dahil nga baka isa rin sa mga wire dito ang nag-cause nung, kaya hindi niya na mabuksan yung radyo niya. Yan. So binaklas natin yung fuse box. So ito yung sinasabi ko sa inyong may putol na bukod doon sa kabila. Ito may putol, oh. Ito putol. Tanggalin ko muna para makita nyo. Ito, yan. Ayan, may putol. Yan, putol yung, makita nyo, pansin nyo, putol. Yan yung mga isa sa mga nginat-ngat din ng daga. Putol. Sa oil pressure sending unit niya, putol din yung ano, yung wire. So ito, pagdugtungin na lang natin to. Guys, yan. Ito yung putol. Yan. Yan yung putol. Makikita nyo yung putol. So ito, napagdugtong na pala dati ito ng ibang electrician. Oh, yan, oh. So may mga putol na rin dati. Ito hindi lang, hindi pa siguro dati talagang total yung putol to, kaya hindi niya pinagdugtong. So yan. Yan. So ang gagawin natin, pagdugtungin lang natin. Yan. So abala talaga tong ano na to, eh. Yung rat up. Bahala talaga siya sa ano, eh. Sa mga putol-putol. Bahala talaga siya sa sasakyan, eh. Nagkaka-check engine, eh. So ito guys, pinagdugtong na natin. So ang daming dugtong yan, oh. No? Ang daming pinagdugtong na ano rito. Putol-putol. Lalo nga sa daga, oh. So yan. So ibabalik na natin to. Balutin na natin ng electrical tape. Ayan ulit, nakabalot na.
So ikakabit na lang natin itong fuse box para maayos na. Ikakabit. Okay, kabit na lang natin to. So yun guys, okay na. Nabalot na natin. So ito ay mamaya pandarin lang natin to habang ano pa eh, magpapalit pa tayo ng ano, CVT fluid. So magbabaklasin tayo ng CVT, ayan, magbabaklasin tayo ng CVT oil filter bago tayo mag-refill ng CVT fluid. So tapos na rin natin to i-engine wash. Yan, tapos na i-engine wash yan.